bigla. Rising star na batang-bata talaga. Oo. Di pa yata nabibigyan. Batang-bata pa nga talaga, 15 years old. 15 years old, boss. Mm-hmm. Eh, mukhang ready naman birahin dito. Yun nga, Team Secret. So, again, mga kaibigan, ito pong Aurora sa mga bagong pasok po is still a C-team. Yep. Tapos, andyan nga si Lorinoff. Pagmalit kay Chief, tapos si 23, eh, may nag-stand in para sa kanya on this one. Pero, ayun mga pare, opening wagers natin. Ayun lang. First 10 kills, guys. Pero ito, mong MK agad nilabas. Para dito yata agad kay Crystal. Crystal is yun, ah. Or try nila yung pinapauso ngayon na MK na Courier Sniper. No? Courier Sniper lang, no? Pwede, eh. Pwede naman. Specialty kasi ito ni Ian, eh. Ni Crystalis. Jimmy N, eh. Jimmy N. Mm-hmm. Again, kilala naman natin yan, mga pare, di ba? Ano yan, eh? Kumbaga, basta gamit yung hero niya, disente naman. Oo, goods na goods ang ginagawa niya, pero ito. Yun ang daming maps pala na ito ni Ian. Sa tanik, palumpalu yan, ah. 74 maps, tapos 55% win rate. Olap, mga pare ko, ha? So, tignan natin. Lamang na lamang sa stats si Satanic kasi nga, kahit pa paano, mas marami. Oo, no, mas ang marami na laro ni tropa. Ang ni Satanic. Okay, so yan. Pwede kayong magbase dyan, mga tropa. Kung gusto nyo magbet dito, pwede kayong humabol. Or again, hamgat open yung WXC points natin, lapag na kayo, mga buddy. 2-0 daw, Team Secret, sabi ni Ian Alpuerto sa YouTube, sa Facebook. Oo, tiwala lang sa si God, NK God natin dito. No, pero ang ganda silang performance kagabi. Itong Secret, lalo na yung dalawang supports nila. Ay, sabagay. Mag-i-step up para buhatin nga itong Team Secret, no? Para na kukulangan sila. Para mga course nila. Para ang sinasabi mong ano, kulilat si Jimmy in. Hindi naman sa ganun, ah, okay. Eh. Parang ganun na rin. Parang ganun na rin. Siyempre, nakikita kasi yung mga item choice ni Jimmy in, medyo sablay-sablay. BBSNY na, no? LS, eh. De, malay mo naman, di ba? Matuto sa mga tropa natin from the sea. Eh, ito na, mga idolo. Ano ibig sabihin ng maps, mga sir? Games, total games yan, mga pare. Yun yung nalaro nilang games. So, ito na nga po. Batrider. Batrider, ang hindi nawawala. Pag-open dito, di ba? Ano agad yan, pang-opening. Yes, sir. Disruptor naman para sa Aurora. Ito, nakikitaan ko din ng potential ng Disruptor ngayon. Eh, no? Lumalabas-labas na. Nagkakaroon siya ng value. Yes. Maganda rin kasi siya pag nag-late game na at nakuha yung Aghanims. Mamumute kayo. Yun na nga. Okay. May kamukha to. Hindi. Yung ano, yung content creator na... Ito si Satanic? Oo, si Satanic yan. Uy, grabe naman to. Batang-bata, wala pa... Ay, may bigote na. May bigote. Tumutubo pa lang. Tumutubo pa lang. May gatas pa sa labi. Pero, tignan natin mga pare. Kamukha niya yung content creator na nagpapanggap na, no, na kida. Radiant yung mga ganun. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Kahawig, kahawig, pare. Si Marlo daw, hindi po. Hindi, pare, layo naman, si Marlo. Palong-palo naman si tropang Satanic eh, di ba? Pero, Weaver. Para dito sa Aurora. 10 pwede nga yan, phosphor, dahil ginagamit rin naman yan ni Q. Sabagay, pwede. Pero kung kay rin tapatan lang, Weaver na yan, ano? Merong palag talaga. Weaver first aid. Makakait mo lang yan, tatakbo mo ng sukuchi, hindi ka mapapalo na ito ni AMK. Yun nga, tatakas ka lang dun sa ano, sa ring. Mm-hmm. Diba? Mukha ni RMZ. Yung si RMZ? Sa ano, sa Axie. Ah, content creator naman ang Axie. Parang nagdodota na si RMZ. Pero yun nga, Centaur ang inilabas kasunod ng Weaver. Ito ha, Boss Owa, kung sasabihin natin 4 yung Weaver at kasama ng Centaur, okay naman magiging laning nila against this MK, no? Okay naman kasi diba? Itong Weaver nga, malakas mang bully yan. Yun na nga. Pwede. Diba? Yung mga ipis niya tsaka yung Sukuchi, talaga mapapagastos sa sentry yung post 5 niyan. Yun. Ang medyo mahirapan talaga. Imbis na pang deward mo na lang sa small camp mo or sa big camp. Sa lane mo palalapag. Sa lane mo pa malalagay. Okay. Ayun na nga. Alright, alright, mga pare. Ano pang hinihintay nyo? Habol, direct open pa ba yung ano natin? Ilang minutes pa?
Ayun na, may 28 seconds na lang, guys. Habol may 28 na kayo, seconds pa, pre. Yung iba dyan, mga last minute, tinatanggap pa yung heroes. Ayan, kita nyo na, at least meron na kayong limang hero dito in total, no? Lapag-lapag na, mga idolo, habol na din. So, ito nga, mga pare ko, eh. Ano ba ang dadampotin ng Team Secret on this one? Dire team pick. For MK ba to? O support? Malalaman natin. Kasi kung MK at Batrider, malakas yan. Malakas-lakas yan. Pero pwedeng support. Pwedeng support yung MK kasi Timber yung kinuha nilang offlane eh. Yung kaya mag-isa sa lane. Tapos pendant. Oo. So, ibig sabihin, Radiant si MK. Ayun! Hindi. Kilala na natin yan. Crystalis. Diba? Dalawang item pala maglalaban, ano? Si Satanic tsaka si Crystalis pala. Wala, ang labas. Sino mas malakas doon? Eh? Si Satanic ako doon. Doon na ako sa final form, pare. Oo, Satanic yun eh. Nabuo na eh, ito. Bubuoyin pa eh. Component pa yan. Hindi pa Daedalus yun eh. Kaya medyo hindi masakit sa interesting Crystalis. Kaya pala. Palitan niya na ng Daedalus, Daedalus yung pangalaman. Hindi, baka naisip niya hindi pa din siya upgraded eh. So yun na nga, Morphling, inalabas na nga. Okay. Dito, so... Support. Sure na Weaver support nga itong Team Aurora. Ako, hirap niya. No? Isipin mo support, mapapagastos ka sa ward dahil dun. And then, diba? Meron pa silang vessel holder. Ay, para oo dito, nga. Pangontra dito sa MK rin na may lifesteal at dito sa Timber. So. Pwede, pwede. So, mga carry deep, sabi ni Jafroy. Uy, tingnan natin. Relax ko lang. Malay mo naman, gumawa na si Jimmy. Kasi signature hero ni Jimmy N yan. Baka magulat ka. Mag-unga-unga yan mamaya. Unga-unga talaga. Oo, kaso nga lang, minsan may conflict sa anilang mga heroes, ha? Pwedeng mapa-airfly yung puno niya. O kaya, maputol na ito ni Timberso. Relax ka lang. Huwag mo lang kapatid. Baka makita natin yung highlights mamaya dyan. Huwag ka lang mag-advance ng isip. Nakikita o na. Pero yung kilala ko yan eh. Worst case scenario. Yeah. Para dito sa AMK kasi. Oo. Ano? Malay nyo naman mga pare ko. Gumana. GG na to. 1-0 Aurora. Yun. Remaining. Tinarahan na ni Bora. Radiant team back. Relay naman nila na Morph Disruptor eh. Decent rin naman. Hindi naman masyado mapapahirapan itong Morphling. Paano malakas mang box out itong Disruptor. Pwede. Though, again, yung stocks, kung usapan stocks lang, mas makakakuha yung kabila eh. Yung Team Secret, ano? Dahil sa Team Verso and Batrider, of course. Pero yun nga, bakit daw wala si 23? Okay, again, dahil nga wala nga siya, umuwi muna. Umuwi. Naiwan daw yung Pokemon. Ayun. Sa Thailand, guys. Ayun, so, babalik naman Thailand siya kung sakaling makapasok sila. Yun. Dito, sa round robin stage nila. So, naka-depende pa kayo sa Satanic bigla yun. Mga masisi pa nga si Satanic. Oo nga, yun, no? Pero mga idolo, eto. Radiant may tatanong si Jeffrey. Ayan. Pwede kasali mga powerhouse na teams like Spirit, Shopify at Liquid. Bas kasali po sila. Waiting lang po yung walong teams natin. Yun. Doon sa round robin. Ayun na. Na magaganap bukas. Bukas. Naghihintay mga big boss dyan. Ayun. Great group stage to mga idolo. Kung tuturingin natin. Ano? Kasi ito yung Swiss stage, tapos round robin stage. Bago tayo tutungo remaining sa main event. Okay. Naiwan mo daw yung wallet pick mo sa spa. Kuha na lang daw kay Ana. Ayun. Ayun na naman talaga si Jomel Santiago. Napaka-active dito. Ang galing. Sa ating YouTube. Wala ang patid. Ayos yan. Walang puto lang yung paninira sa akin. 10 seconds remaining. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung pambabatikos mo. 5 seconds remaining. Nayurakan mo na naman ako. Araw-araw. So, Beastmaster. Okay. Secret, you know, the adjustment, no? Parang lahat yan, may pamutol ng puno, ha? Kaya nga, ayun, kinontra ang sarili mo. Ang galit na galit sila. Kay Crystalis, no? Pag ikaw tumalong ka, puputulang kitang puno. So, ito. Pang-goal-year. Ano bang basa mo sa draft, Busowa? Ang ganda ng hero na Secret. Ang ganda ng hero na Secret. Nagme-make sense. Pang early sila, ang ganda ng snowball heroes nila. May Timber, may Beastmaster. Yung sa ano sa Aurora, ano nga ba yung mid nila? Sorry. Pangolier. Pango? Yun lang, may pangontra sila dito sa Tempo. Neto ang Team Secret. Gusto kong subukan yung Aurora kasi ito, nasa ano sila eh. Nasa underdog itong mga tayo. Tsaka nandyan si Satanic. Aurora ko.
Aurora, Aurora. Ano ako? Secret? Yeah. Mm-hmm. Okay, secret. Galing ka. B1, B2 ha. Galing ka. Galing. Nakaabanat ha. Alright. Habol kami ha. Baka maiwan pa sa tumbukan. Habol agad kami dyan. Baka naman. Kami na rin magkampi. Eh, alam so, nyo na. Na nga. Magsisimula na nga po. Nakapredict na si B1 at si B2. Baka ayaw nyo pa sumunod. Ba't magkaiba tayo ng naiisip, B1 at B2? Eh, dapat parehas ng naiisip yun, ha? Ganun talaga. Ba't nag-secret ako? Hindi ko alam sa'yo. B1, B2, ano? Ibang edition? 2.0. 2.0? Oo. Maiba naman. Mm. 2024 na eh. Bananas na hindi na pajamas. Ay, basic yan. So, ito na nga. Available yung refresh. Shopee, mga idolo. Check nyo na po yan. And again, check out na po sa The Armory. You with their Shopee or PM lang sa kanilang Facebook page. Mm-hmm. Alright. Ay, ay, ay. Mm. Ano ba dito mga pare? Kasi, again ha, yung Aurora, sila yung tipong underdog na gaya na ituturing natin. Nawala pa yung isang carry nila na malakas din naman. Baga, ano rin sila eh. Laging underdog na pumapalag. No? Oh. Dark horse nga sila. Pwede. Diba? Lagi pumapalag yan eh. Oh. Eh, kryptonite nga ng gaming gladiator. Yung... Ayaw, di ba na dati silang kata. Talon, di ba? Yeah, talagang yun lang ang isa sa nakakadali dyan sa GG. Mm-hmm. Di ba? So, ito. Naubos kagabi. Audience lang tuloy ngayon. Ayun. Naubos kagabi, boss? Okay lang yan, boss. Happy viewing pa rin sa inyo. May pusta man o wala. Basta nanonood ka. Oh. Happy tayong lahat dito. Okay na. So, paano po ba mag-fasting? Ay, huwag kang kumain. Huwag kang kumain. Tubig-tubig lang yan. Kami pati nanong mo dyan. Mukha ba kaming nagpa-fasting? Ang fasting namin, pabilisin ang kain. Fasting talaga, literal. Fast eating. Hindi fasting na walang kinakain. Mali kasi kami nang intindi. Mm-hmm. Hindi nyo nililinaw eh. Okay, Aurora, sana manalo kayo. Huwag nyo na pabalikin siya sa... Uy, relax ka. Babalik pa din. Ay, relax ka lang dyan. Ano yun? Pero si Satanic, mga par, kung gusto nyo siyang mapanood, nasa Yellow Submarine siya. Yellow Submarine naman siya. So, baybayan nyo yun sa CIS. Di lang talaga natin napapanood madalas. Ito, mayroong salubungan. Mm. So, bounty run at 242. Oh, 242 nga. 242 lang, mga par. Ang ating bounty run dito. Okay. Si King pala. Si King ang kanyang pangalan. Si Satanic, ano? Mm-hmm. Nakaraan, butterfly ang ano niya, ha? Alin? Name niya sa Steam. Oh, sa Butterfly. Sa Tanitas Butterfly, ang dami mong ano, item na. At least puro final form. Yung mga favorite niyang gawitin, no? Items. Mamaya, makakita natin kung anong item dito nitong si Morphling. Ano? Sino magkasatalo ni Roxy, si Easy at si Polly po, mga boss, ang yun? Ating next casters. Para sa next yun, series. Mm. Yun, Pacific Tandem yun. Oh, Pacific Tandem naman yun, mga par. So yun na nga. Hmm. Meron nga tayong una nang napasok na si team. Siyempre. Tingnan natin kung susunod itong Aurora ano? And then yung Talon sa abila, no? Puro nga si team yun nandito sa last day, no? Ano? Sana naman. Boss, oh, handa akong magpuyat. Makita ka lang. Yun. Shoutout sa'yo, Mark Gerald Soriano. Tumibog ka na din habang nanonood. Solid yan, bossing. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. At maganda rin ang simula ni K-God dito sa mid lane, Boss JB. Eh, basic yan. Oo, 6-1 siya. Kilala mo naman yan eh. Na-outfarm niya dito sa laning. Ito si Lornoff. Sipa din yan. Sipa din yan, mga par. Kahit anong sabihin natin, Cordan. Si Rim pala yan. At saka si Afu. Yun. Si representatives pa rin naman tayo dito sa Team Secret. Ayun na nga. Okay. Oh, may isang hindi nakakakilala si Boss. Mm-hmm. Nag-prosin ka din ba sa Dota 2? Ako? Oo. Opo. Yo. Nag-prosin rin po tayo dyan. So, sa top lane naman ni si Jimmy and... Jimmy. Goods lang naman ang kanyang lane dito. Versus center. Relax lang. Pero, maalam ko marami nag-abang sa pagtalong ni Ani. Oh, inaabangan naman talaga yan. At kahit paano, nasanay na. Nasanay ang na. Mga tao na may talong moments nga itong si Jimmy and, no? Ayun. Kumbaga pagka nakakagawa siyang matin, doon pa sila na ano eh, no? Doon pa sila nagugul. Kaya nga eh, no? Pero yung gusto ng hero kasi neto ni Jimmy N eh, mga tanky-tanky talaga. Ah. Nakita kayo, Razor niya eh. Yung basta tumatagal, no? Successful eh. Ewan ko ba? Pero pag yung mga hard carry tipo na ano, yung mga malamorpling, okay lang. Alam mo yung nakaka-farm siya,
Pero hindi siya, wala siyang X factor. Siya nakakatakot na kaya mag 1v5. Yan. Ewan natin, baka ganun na talaga. Ang kanyang hero, signature heroes lang talaga ang ano. Yun nga, gumagana. Mm-hmm. Pero siguro, iba yung nakita talaga ni Papi dito sa batang to, no? Hindi na naging questioning yan. Si Papi na yan. Papi na kaya hindi. Tayong nanonood lang eh. Wala tayong karapatan na ipakik. Ayaw diba? Na. Oo. Eh si Papi nga mismo eh. Inalis na lang lahat. Maiwan na. Oo, maiwan na si Crystalis. Mm-hmm. Diba? Siguro yun lang yung nakikinig din kay Papi. Kaya mga sumusunod lang siya sa lahat ng gustong ipagawa ni Papi. Ayun na. Ayun na. Grabe naman. Pero syempre sila na yung bahala dyan. So ito, again, wala pa tayong first blood, Busoa. Talagang tahimik, no? Tahimik lang talaga kasi nag-iingat ito at laglagan ito. Sabagay. Pagka tumalong ka nga pala agad dito, may kalalagyan ka. Siyempre, nasa'yo agad yung pressure. Pag na 1-0 kayo, di ba? Oo. Lalo na dito kay Satanic, pare. Alam mo yung nag-stand-in ka tapos mabigat pala yung lalaruin mo. Eh, Satanic, walang pressure yan. Nating tulos yan eh. Sabagay. Diba? Sabagay. Basta ako bayan. Oo, laro lang ako. Balato na lang. Pero bata yan, walang pa-element sa mga ganun-ganun. No? Uho yan sa experience eh. Yung mga ganyan karaniwan. Laruin mo lang yan. Walang daga sa dibdib yan. Basic lang, diba? Mga boss. Bata ka eh. Ang kakatakutan mo. Iba ngayon yung bata. Dati yung mga bata takot, binubuli lang ngayon. Yung mga bata na yun ang bubuli. Palag-palag, di ba? Oo, di ba? Mas katatakutan pa nga yung mechanical skills ng mga bata dito ngayon sa Dota natin. Eh. Yun yung mahalaga. So, mga again. Ano tira natin yung aagawan ng lollipop. Itong si Crystalis na ito ni Satanic, no? Pwede. Pag tinalo kasi niyan, parang inagawa ka ng lollipop. Oo. Eh. Bata, par, natalo ka niyan. Ito, par. Sabihin ni Papi, oh. Par, ingat ka, par. Paro yan, carry ring yan, par. Baka maorsonadahan ko yan, galingan mo ngayon. Bata yan, par. Pwede kitang palitan yan. Masusunod sa akin. Yun yung mga gusto ni Papi, yung mag-guide niya. Yun nga eh. Diba? Pero sana, mga kaibigan, eh, mag-perform naman din dito yun ngang si Crystalis. At makakita tayo na magandang laban. Take note, pagka nagpe-perform naman siya, eh, talagang okay yung buong team. Diba? Team Secret, to be precise. So, ito. Goods lang naman yung laning dito sa top lane at sa mid lane. Medyo nangingibabaw. Ito nga si K-God. Yes, sir. Pero ito, Crystalis. Upisahan na. Noon nga ang Aurora. Good rotation from Abu. Pero, patay dito si Oli. Ay, sumama pa si Q. First blood. At nga, ang first blood was brought to you by 1xBet. Mas pinalaki. 7,800 na ang ating welcome bonus para sa mga new account on 1xBet. Register na using our promo code Kuya Nick. All caps yan ha. Message lang kay Kuya Nick Page kung may questions kayo and may sasagot agad dyan. Basic, mga buddy. Mm-hmm. Alam nyo na ha. Basic lang yan. Pero nabawian si K-God sa middle lane. Kanyari dun. Mm-hmm. Okay. Ano siya? Neto ni Lauren up. Pero all in all, ang ganda ng lineup dito ng Team Secret, ha? Protektado si Monkey King or si Crystalis ng dalawang macho. Oo, ang dami diba? Lang pang initiate sa fight. Kaya nga maganda. Makakaset up siya ng wukong na maganda, di ba? Mm. Pwede niyang pwedeng ilaso, dalhin sa puno-puno. Pwede. Tapos mag-wukong siya doon, di ba? Ganda nga yun, kung sakali, ano? Huwag lang mapuputol nga bago siya makapag-wukong. Let's see. Anong mangyayari? Hindi ko mag... Overload ba to si Boom? Pwede. Lalo, boosted yun ngayon, di ba? Oo, parang Midas. Oo. Easy money. Makukuha mo pa. Saka magbe-benefit nga. Ito si AMK, right? Ay, ka, banding na naman yung dalawang support. Pero uy, teka lang, Rolling Thunder. Uh-huh. Patay dito si Afu. Lorenov with the Rolling Thunder. Gagamitin niya na lang kay Boom. Ang diretso siya sa Wisdom Rune. Correct, sa Wisdom Rune niya. Maganda. Pa, napaganda pa ang pang-Rolling Thunder niya. Kahit pa paano, wala siya napatay. Yan. Nakuha niya Wisdom Rune. Nakuha yun. At lungkutan. Ang support ng Secret dun. O nga no, dalawang Wisdom Rune pala. At badly needed ang level 6 dahil Batrider at Rubik. Kaya nga, and speaking of Batrider, boss, oh, kita mo naman, level 4 pa lang siya dito. Siguro around 10 minutes pa sila makakapagulo. Ano nga, taking the tatlong stock naman na nagawa dito. Okay. Para kay Cordon, ha? Okay.
But si Satanic Angkor, sabi ni J.R. Swish, umuwi po si 23 sa kanilang hometown in babalik kapag nanalo pa sila. One true carry talaga ang yung sopa nyo dyan. Subok na subok. Ay, diba? Ay gawa po sa Nara. Gawa yan sa Nara, boss. Baka hindi mo na itatanong. Basic yan. Nasa gasaan na ng truck to. Matibay pa rin. Wala ka kami. Basic na basic. Kilala mo na yan, boss. Hindi mo ata alam yung mga kalidad dito ng gamit ni Kuya. Kaya heavy duty. Meron na nga, itong Rubik eh, nagliliks ng XP dahil nga bitin eh. Nawalan ng wisdom. Nanakawan. Paano nag-adjust naman itong si Cordan? Kahit, easy naman para sa kanya mag-clear ng neutrals natin. Yeah. Papi, kanyang discarte na lang. Kanyang discarte. Paano ma-attack ng level? Dahil si MK, hindi niya gustong malit siya ng XP. Yan nga eh. Kasi kailangan talaga ni MK gumawa dito or gumalaw ng maaga. Morphling, gusto ko yung magiging item niya. Ahagahan niya yung Lincoln Spear, boss. Oh, wow. Yun lang uuli sa kanya eh. Either Roar or Lasso. Most of their skills naman ay single target. Bukod dito sa MK at Timber Slow. Kasi yung Leaf Ring kasi pwede siya mabigla into Primal Roll nga, di ba? Ayun, pwede. Pero warded dyan, kitang-kita ng Team Secret yung plano ng Aurora. Ayan, may iwasan agad nila. Si Crystalis, okay lang din yung farm niya. So, MK going for Maelstrom into Glipnir nga. For the setup, sa Wukong. No? Stats na rin para sa ano. Ano na rin? Good choice na rin. Ayaw na niya mag-Battle Fury. Bagay. Gusto niya rin maging active sa fight. Kasi ang last leg, gusto niyang sumabay. Yan. Sa flow ng mga heroes na itong kampi niya. Baga outnumber nila dito. Oo, yung Aurora. Kung magpupuri ka at maipag-farm ka kay Morphling. Aabutin ka dyan. Oo, wala masyadong pressure. Totoo. Para sa Team Aurora. Kailangan nyo nang pe-pressure siya. At least ma-outnumber nyo yung kalaban, di ba? Mm-hmm. Pwede yan. So, Lorinop naman going for the defusal. So, ito gusto din titong lumaban talaga. Hindi sila nagbabasa ng comment sa FB. Ayan na. Binasa ko na. Basic. Yan na nga, haste mga one in Lorinop with the help of Oli. Level 5 pa lang si Oli dito. Sa tingin ko, waiting sila mag-6 itong Disruptor and then mag-e-smoke sila. Para makuha ng big kills and then turn into objective. Ayun. MK, hindi pa rin nabibigyan dito, no? Medyo maingat siya at meron silang ward dyan eh. Kaya, protektado talaga protektado. Si Crystalis dito. Pag tumalong pa nga naman ay iwan ko na. Iwan ko na sa iyo. Ambot na yan. Kasalanan mo na yan. Kumbaga, nilagay na sa'yo lahat. Inihain mo na. Hindi mo pa nasubo. Ayun na nga. Ay. Pero sa ngayon, maganda naman. So pa, nakakahabol-habol, network twice. Sa baba, si King or also known as Satanic. Number one sa network. Nag-ya siya muna siya. Kasi siya mag-linkage. Mabilis ang kanyang pag-farm. Kasi pag direct linkage, medyo kawawi siya. Lakang damage. Plain lang. Tatagal ka lalo, di ba? So, good item choice. Okay, so Centaur, pa-dagger pa lang. Baka pagka nakakuha ng dagger to, boso, saka sila lumaban. No? Tsaka yung defusal ni Pango. Pwede yata mag-hunt doon yung Aurora. Yung ano nila. Power Spike. Hindi ka kaya. Alam mo natin yan. Si Pango yun. Nagka-defusal na yun. Medyo ano na siya. Annoying ba? Oo. Para dito sa Secret. So, Pangolier. Unti na lang. Isang 500 pesos na lang. Yeah. Ang kulang niya. Tapos, si Weaver pala pa-vessel na din. Okay yun, mga pare ko. So, again. Looking good. Looking good dito yung Aurora. But for Team Secret, ganun din naman sila. Nakakakuha din ng stocks itong si Boom from time to time. Yung Overlord, medyo matagal pa. Pero pwede naman ilaban yun. Meron na siyang Helm of Dominator. Kaso nga lang, wala siyang skill point na inner beast. Yun. Pa siya ganun ka-effective. Pero ay, yun na nga. Gandang setup ha. Kaso walang follow-up. Wala. Kailangan mag-back out numbered. Auto lima. Sabi ng Team Secret. And yun nga, yung dalawang support. Binalagbag agad. Ang ganda ng pagka-group up. Itong Secret. Timing na timing. Nag-attempt. Itong Aurora patayin yung team. Kaso hindi sapat ang kanilang damage. Tapos, bossing. At yun, mauunahan pa sila ng Tore. Ay, hindi naman. Si Jobs pala makakauna sa top. Iyan na nga. Pero teka, Lorenop ha.
Akala ko mabutang pa siya. Pero sa ngayon, nagpe-pay off yung first item dito ni Crystalis and na-enable na lumaban agad siya. Oo, yun na. Active na active. Diba? Tingin ko medyo, kailangan niya muna mag-idle time dyan ha. Pero naipit siya. Teka lang. Sa kapunuan dito at di siya makaalis. Ay! Ayun, medyo nawala na yung Disruptor. Wala na ang threat sa kanya. Hindi na kasi ng Disruptor eh. Mapapabalik siya eh. Totoo. Okay. So ngayon mga pare ko eh. Kita nyo naman, nag-sod na din yung Aurora. Teka, may dagger na ata yung Centaur. Possible, possible. Ayan, ayan, meron na nga. Dagger, so... Ay, nakita dito si... Na-scan pa siya. Na-scan siya. Jimmy N! Oh my God! Mapapatay! Crystalong muna ata, mga boss. At yun na nga, mamamatay ito si Crystalis. Oh. Dahil napaganda. Yan. On point yung kanilang scan doon at yung reveal ng dagger na ito si Centaur. Yes. Timing na timing. Though, makakaabon naman ng farm dito si mga kikingat, hindi naman ganun kabigwas. Parang trade lang yung nangyari. Mm-hmm. Pero as long as yung morphling angat doon sa hindi siya MK. Natatouch eh. Okay na yan. Ayan. Alagay yata dyan. No limit angry, pero ayan yan. Joke lang yun. That's me not. Oop. Pero waveform TP out. Ayun na nga, flame break. Ayun na nga. King. The King. The King. King naman. Nakalitas siya. Medyo hindi sapat yung duration ng lasso para malapit niya. Dito sa Beastmaster at Maror. So yun na nga. Good play para dito sa Morphling. Eh, nice attempt naman. Pero masisecure naman nila yung bottom tier 1 dito ng Aurora. Yan. Mas maganda siguro yung napatay nila yung Morphling, di ba? Hmm, pwede sana. Good trade yun. Pero again, mga idolo, mainit si King eh. Mainit talaga. Nakatunog agad eh. King yan eh. King! Andiyan yung mama mo. Ay! Dolly sweeping. Sunod-sunod naman ng pag-smoke dito dahil nga meron ng dagger. Gusto nilang lumaban ng lumaban. Ayun eh. Kumbaga, peak na to ng Aurora ngayon at this point, lalo na at merong Diffusal Blade. Diba? Yung itong ano, time span na to, ito yung best case na lalaban ng Aurora. Pero meron ng ano, dagger rin yung Batrider natin. Mm. Ito. Mukhang... Teka. Mababackstab yata. Apu? Oh, nice ward. Kita itong si Apu. Meron... Teka ba, Napar? Kaso yun lang, nakanakaw ng Tsukuchi, pero mas maganda yung nahuli. Boom! Sabog! Boom nga, ang mas tinaget nila. Kita na talaga nila yung Rubik, kaso mas gusto nila yung Big Fish eh. Better target, di ba? Mas gusto nila yung Tilapia kaysa sa Galunggong. At yun, nakatakas nga itong si Apo. Pero, biglang smoke sila. Alam nila na may info sila sa bottom. Wala na ding sense. Itong tatry nilang patayin itong Morphling. Ano yun? Wala na Stampede din kasi. Oh, yun pa. Tsaka Rolling Thunder. So, alam ng Team Secret, it's time, pero Lorinoff. Naku. Naku po, nakalagkad, Wukong's Command, ganda niyan. Walang bawi yung Aurora. Pero Afu, sobrang solid ang nanakaw niyang skill. Yung Tsukuchi. Oh, as a Rubik, diba? Asarap ng buhay mo niya. May libre kang Tsukuchi, mapapadas pa at sentry. Reposition ka lang. Aurora, yun oh. Gugulat. Ano nagawa niyo? Magugulat ka na lang, nasa mukha mo na eh. Hello my friend, mamamatay si Oli. Si Nabmarin nga netong Team Secret. At yun na nga, okay. Yung tila nag-snowball. Gumagawa ng ingay yung Team Secret ngayon, which is good. Kasi kahit pa paano, na maganda yung farm ng Morphling, na nyo-neutralize naman yung ibang heroes ng Aurora. Diba? So, Lincoln's completed. Eh, kaso... Ayun, going for Manta naman siya dito. At meron na rin naman Bessel itong Aurora. So, may pandil sila. Dito. Sa pero Timber. May counter item agad itong Timber zone natin, which is use of Scepter of Divinity. Diba? Okay yan mga pare. So, boss JB, may laban ba blacklist ngayon? Naku boss, tapos na. Huli ka na sa balita boss. Winarak na yung BP. Pasok na po ang BLR. Shoot sa group stage 2. Group stage. Number 2. Group stage number 2. Yung ating round robin stage. Kung tuturingin, diba? Okay ha. Sa Tanik. Ang ganda ng performance dito ngayon. Pero kita nyo naman, buhat na buhat yung Aurora mo par. Sa mga ano naman, in terms of farm, dali niya makaiwas. Ganda ng farming pattern itong batang to, boss. Pero na ano, hmm. Kala ko beat yun carry ng Aurora. Sa Talon po. Talon po yun. Pinali, ano,
nag-sub siya kay Mr. Akashi. Nangyari kay 23 Savage. Ano naman po yun? Wala naman po nangyari sa kanya. Kailangan lang po niyang bumalik sa bansa niya. Naiwan nga daw yung Pokemon. Naiwan yung Pokemon. Sabi ng kanilang pahina. Okay. Ito, secret. Trying to do something. Ay, na-scan. Ang ganda na-scan. Ready yung Aurora doon. Scan some... Uy, masok! Huli kay Papi! Static Storm dun lamang sa mga Ancient and sa mga Alipores ni Boom! Yun nga ang si Jobs ng Lambot, Papi still alive and kicking, and yun nga pong si King! Pumasok na din! Kasukordanan dyan, living with that chakram! Teka lang, shift into strength, he needs to escape. Gandang adaptive strike para bounce strike na mga binigay. Kaso nga lang, waveform out, successful! Yun nga lang, aabutan pa din, and satanic! Nadali naman dito na itong ngang si Boom! And that's two cores dead sa side ng Aurora. Medyo nasa mali yung Static Storm dun, no? Nagamit para lang sa pet na itong Beastmaster natin. At pagka-wave in na itong Morphling, wala na. Wala siya kawala. Wow. Sapat yung damage na itong Secret. Dahil nga, ang ganda ng buff na itong Helm of Overlord. Yun na nga, diba? Nagka-benefit nga itong lahat ng heroes na itong Secret. So, mala sila. Nas 5. Talagang yun yung ano nila eh, yung power spike ng lineup. Pero sa ito ng mga Aurora, hindi pa ganun ka-ideal. Pero teka, gustong gumawa ng gululit. Si Papi, mahuhuli dito nung mga ipis. Oh, eh, pero Pavis, protecting himself there. Denying the swarm. Glimpse will be enough to finish him off. Oli naman, susubukan lang mag-back. Pero mukhang tapos na siya dito. Mukha ka. Ayun. Yung Rector Ocean yata ito. Pwede. Pero hindi naman. Ayaw nila. Tsaka wala si... Lang. Wala si Crystalis eh. Wala si Crystalis dito. So, mukhang titignan sila. Pero gusto nila simulan eh. Or mag twin gate lang sila at pupunta sa bottom. Kasi nga palipat na itong Roshan. Doon na lang sila. Oh, ganda rin ang ward nila dyan. Pwede silang mag-camp dyan. Invade nila itong bottom and then next to Roshan. Huh? Yung ward na yan, kanina pa nakalapag yan. Hindi yan yung fresh na vision lang, ha? So, eto, alam nila ngayon, walang tutulong sa'yo, Satanic. Napop yung link and there's gonna be the lift. You will be able to waveform out. Meron pang binigay. Stampede yun? Stampede. Pero wala namang maabutan na carry. Todo salba. Ano, bibigyan nila itong bottom. Wala silang stampede. Pwede. Pwedeng i-defend. Kaso, wala nga pala sila. At wala rin naman yung bezel na itong Weaver, no? Oo, oh, mahirapan. Nakukulangan ako sa damage pa na itong Team Aurora. Kasi Lincoln eh. Item, oh, Lincoln kasi, naman na, defensive lang. Onting stats and then, ating kailangan niya pa ng mga kanda. Pwede. Para mag-BKB siya. Oo, pero no? Para sa akin, kanda muna. Pwede, pwede. Pero hindi siya. Naman siya, ano eh. Lincoln eh, di ba? Defensive na. Kumbaga, damage na yung pwede niyang in-ex dito. Again, malaking tulong naman yon. Pero, yep, kanda nga yung kukunin niya dito after nung Manta. Atos naman, Weaver. Yung makakakuha niyan sa ngayon. BKB ni Centaur, enough na din. So, tignan natin kung papalag na dito yung Aurora. Kasi, after nung laban na yung kanina, parang na-realize nila, kulang pa tayo eh. Kulang talaga. Pero, uy. Pero, yun na nga. Rangers are open, guys. Game 1 winner. Mamili na po kayo. Okay na. Kung ano yung gusto nyong tayaan. Basic yan mga pare, ha. So, Pangolier. Bawa pick up his dagger din. Hindi ko rin masyado nararamdaman yung Pangolier dito. Dahil nga merong Beastmaster eh. Ayun. Counter na counter siya dito. Roar lang. Roar lang yun. Para ka naplatan. Napaplatan yung gulong-gulong niya. Pero Rizaliz ha, pumuputok yung mukha mga par. Napabis ka, Static Storm. Ang ganda niyan mga pare ko eh. Carry yung inabutan sabay na glimpse naman na ito nga si Apoy. Napo will be punished right here on the bottom lane. At yun, ang sakit ni Crystalis. Ang pagpalo ng Tore nang walang kampe. Pumipitik. At wala pang BKB. Pumipitik. Imbes na nangyayari lagi yan kay Crystalis. Napapansin ko. Oo, ano? Sakit niya yan. Yung parang nagigigil siya sa Tore. Oo. Ano? At wala siyang info sa kalaban. And dahil doon? Ayun. Roshan. Ay. Uy. Na naman. Pwedeng dahil lang ha? Sa ganun pangyayari eh, makukuha yung Roshan? Oo. Pwedeng. Mabilis. Kahit pa paano. Ang may Weaver rin sila at laki siya. Yes sir. Lain tulong sigat naman yan. Nag-proc na naman. Ba, sigad yan. Yeah, ayaw. Okay, rocks lang siya. Doon na nga. That Roshan kill
was brought to you by Vortex. For your next PC upgrade, go Vortex. Okay. So ito, sod naman para sa secret mga par. Makakahabol naman daw dito ngayon si Monkey King. Sumubok ng steel. Okay, may clip. Okay, clip near 4Q. Paka-timelapse. Maahatos si Bat. Sabay sa mid, may mangyayaring malala. That's gonna be jabs down. Oli naman, maabutan pa ni Cordan with a haste rune. Chakra man doon. Pero Rolling Thunder will be good. Wala ditong Monkey King. So mga idolo, Morphling coming from behind. Dealing some damage towards Boom. Copying Rubik for the telekinesis of that strike. Will be dealing some damage. Pero si Boom, mahapulin pa din. Yun ngang si Afo na atos pa. Kinetic field and doon. Kaso with the stolen swashbuckle, makakatakas. Ngunit Lorinoff will be checking him out. And yun namang si Boom na adaptive strike. But the damage is not enough to finish him off. Magtatago sa punuan. Magti-TP out. But the lift. King! Ina mo! Nandiyan grabe. Grabe. Nag-overextend itong secret. Nakapatay din lang silang center. Pero nabaitan sila ng Disruptor. Nabigla ng Rolling Thunder. Diba? Yun nga eh. Yun nga eh. Pitang asim nila. Wala naman si MK dun. Eh, ay, hindi ko na alam. Eh, wala daw center. Wala daw Stampede. Kaso, di ba? As a Disruptor lang yung papatayin nyo. Hindi nyo dapat i-commit pa yung pero, mga katawan nyo dun. Kung ikaw, Team Secret, aabante ka ng ganun kasi wala talagang panghuli. Oo. Pero with Morphling copying Rubik, yun na nga. On point eh. Grabe. Kala ko kukopen niya muna si Beastmaster. Eh, mas gusto niya itong si Rubik no? Para sa telekinesis. Kawawa si ano dun, si Boom. Hindi siya nakapwesto. Na-glimpse back pa nga siya dun eh. Grabe. Etong si Rubik. Okay nga yun mga para no. So, tingnan natin. Si God. Ano pa siya? Pupulop yung kanyang network. Eh, paano? Ang item niya dito is Gleipnir eh. Gleipnir, more on team fight. Oo. No? Scaling rin naman niya. Kaso nga lang, yung pagkamatay niya sa baba, ang laki ng effect eh. Oo. Di ba? Nabigusan sila talaga dun eh. So ngayon, nakahinga na yung Aurora. Si King. King pa rin. King pa rin. Yan, nangunguna. Aring sa balota. Nga, going for Kandan ha. At medyo ouchy. Ouchy-ouchy na to. Yung mga support nito, pwede ma-one hit. Delete na ito ni King. Ni mismo, Satanic. No? Satanic, mga idolo. Still playing really well with the team. 23 shaking nga ba? Parang ano, pag napaganda to par. Wala, malabo yan. 23 pa rin yun. 23 pa rin. Saan sila? Solid naman kasi yung solid synergy din. Yan, no? Talagang sadyang malakas lang. Etong si King or si Satanic nga. Yun, medyo Lilo muna. Ayan. Itong Team Secret dito dahil may Aegis advantage nga itong Aurora. Mm-hmm. At kulang pa sa item itong MK natin. Eh, pag ganyan mga boss, laban na yan. Diba? So, mas makakaroon ng advantage dito sa may Tier 2 tower ng Team Secret, wala, yung Aurora. Walang tigil yan. Alam naman na yung Aurora, once na nabigyan nyo ng yan, chance, hindi kayo titigilan yan. Sakal na sakal. Like that. Okay. May error, pero may laso. Aso, may Lincoln kasi si King. Meron pa siyang Aegis. Mahirap unahan to. Surprising error. Mawala lang siya ng tier 2. Pero ang layo ng dalawang hero. Yung MK at Abyssmaster nasa ano? Kabihasnan pa eh. Kaya hinihintay lang din. Spotted yung Rubik dyan ha? Kita dyan boss. Wala namang mangyayari. So, ginibap lang yung second tower dito. Yung secret. Pero okay na yun. Okay na yun. Kaysa naman... Mas marami pang mangyayari sa inyo pag lumabang kayo. Para sa first ages, sobrang solid ng tier 2 tower. Sino si King? Si Satanic, mga bossing. Satanic po yan, a carry from Yellow Submarine. Yes. Russian ba yan? Russian ba yan? Basta Eastern Europe region. Well, ito. Ages pa rin, meron pa rin si King, pero expiring na yan. Malapit na. O ba, pwedeng... Gusto na rin gumalaw na itong secret. Kasi nga, BKB na rin itong Monkey King nila. Masakaling mag-iba naman yung ano nila. Fight dito. Pwede din naman, ano? Pinaka-physical damage lang dito ng Aurora. Mainly would be itong si Morphling. So siguro yun na lang din iniisip ni MK. Or ni Seagod. Seagod. 3 seconds lang yung AG. So,
Ang bakbakan na to. Gar 1v1 daw, bata lang yung kalaban. Ayun na nga, yung bata. Si Satanic. Halimaw. Ayun na nga, mga par. Battle Strike, Satanic Kevin, Lord of Buhay ba? Static Storm naman na, bigay na, kaso lang naka-BKB sila. Mm-hmm. Pero mga idolo, yung pong Roar, binigay na para kay sa Key Jabs. Pongs Command, maganda. Yung dalawang core na wala, and yun lang. Nasa mali yung pesto. Yun na nga. Ni Lorinov, no? Pero maganda yung ginawa ng Team Secret doon. Talagang all in. Na-underestimate niya. Na hindi siya mapapatay. Na-underestimate niya ito Secret eh. Siga yung dating niya. Kala niya ata. Unexpected, ano na, no? Na hindi siya i-go. Sigad ba tayo today? Oh par. Ayun, no? Sigad is doing it. Oh, Higad. Higad. Higad muna today. Kita nyo naman, mga pare ko, ay nag-step up buong team ng Team Secret. Samantalay nila yung 2 heroes down para sa Aurora. Yes, makaka-tier 3 sila dito ngayon, ano? For Aurora, they did well earlier, pero pagka hindi sila makalaban as 5 doon talaga, nagkakahirap-hirap yun naman, hindi na nakapag-timelapse pa. So, walang minus, buyback yan na minus 1 minus pa. Minus 1 na naman. At hindi niya pa na-clear yung creep wave. Okay. Pero may 40 pa sila dito. Yun na nga. Pero Wuong's command down pa. Para saka, sa kay Crystalis. Pati Roar, Ed Lasso. Oh. So, kailangan muna natin mag-reset dito ng Team Secret with those. Pero King, lalabas. Oh? BKB ni Cordana gamit na. Talaga namang gusto lang nilang pumalag. Kaso Jabs, patay na naman ba? Nakapag-stamp tumagal, pero tinapos pa din yung mukha. And that's a good play from Team Secret. Mm-hmm. Ina-attempt nilang patayin itong Team Verso, no? Hindi naman nila ka-iverse down. Masyadong ambitious. Oo, pwede yun. Pagka-stun eh, follow-up ng Rolling Thunder. Pwede, para tuloy-tuloy. Kaso, speaking of magro-Rolling Thunder, medyo nananakit. Pero Static Storm dun sa tatlo, mga idolo, medyo maganda. Okay, kopya sa mga kiking, sabay Bounce Strike. Kaso naglalaro sila inside the Wukong's Command. Rolling Thunder given, but the Roar will be there! And talaga namang nanakit dito itong si Lorinov. Lorinov nga, namatay pa dito. May you will be spotted. Okay, the Yules, but still, he's down! No time left for you! Patay na naman sila, mga par! Mm-hmm. Si Lorinov gumulong sa loob ng Wuongs, no? Gusto mo yun? Naroar! Naroar! Ay! Ayan na! Ayan na! Teka, pumipitik si Sigad, ha? Oh! Wait lang! Sigad! Medyo, ano yun, ha? Doing signature move! Signature! Signature move! Signature move ni Sigad! Siga ka ba? Siga eh! Ay, yun nga, nandun na yung chance para makabaraks man lang sila, di ba? Nawala. So, binurse na naman nila with this Centaur and Morphling. Yun nga, naman, back to back ang nangyayari dito, no? Iwan ko ba? Iwan ko na nga, medyo hindi na nga... Nagka-BKB na si Morphling, boss. Ayun pa. Okay. So, madadagdagan na yung target dito nitong si Beastmaster ng kanyang Roar. Baka makahinga na dyan pero si Roar. Pero nalingit sa mga kanina dito si Lorin, no? Pero may nagpop yata ng lingit niya. May nagpop. At na-Roar siya inside the Wuong's Command. Yes, sir. So, Roar siya natin 1 minute. Okay. Kanya-kanyang ano na ito. Camp. At mauna nga itong Aurora. Aurora. Pwede naman din nilang pwestuhan dito ngayon. Lalo na alam nila na yun yung Team Secret. Nakaback pa fully since namatay yung carry. Umpisa na ba nila? Mas wala pa. Kamalasan nga lang eh. Hindi pa nag-respawn eh. Itong si Rose. Kaabili pa lang ng Lingers nun. Pero nung bago siya pamatay, nasa item niya eh. Sa base. Wala rin ako narinig na pumutok eh. Wala eh. Naroar na lang siya bigla eh. Nadali na lang si Tropa. Pero yun nga, meron na siyang linking ngayon. Tingnan natin kung magkaiba. Maroar pa rin siya. Ayun pwede naman siya makakancel naman yun dahil pang-cancel. Itong si Rubik. Tsaka baka maiba yung ano, yung sitwasyon. Jobs ang ganda ng pwesto ha. Mm-hmm. Pero iikot dito ngayon itong ang Team Secret. Uy! Naspatan si Jobs! That's actually nice! But the BKB will be able to save him. Wuong's Command already used. Stampid rin, wala na rin at BKB neto ni Jobs ha. Yun nga lang mga idolo. Nagkaka-dewarda na po dyan sa may Twin Gates. Mm-hmm. Roshan's now up. Roshan's up. Paano nga sila a-attake dito? Okay. Umang sa pwesto itong para saan itong Secret. Secret. Ganda niya. Sa taas si Cordan eh.
Lorenov, gustong gumulong. Pero Beastmaster, sobrang solid ng kanyang mga items. Okay, Thunderstrike. Wala pa yung Lincoln nung naroon siya. Ah, okay po. Salamat po. Thank you. So ngayon, at least meron na siyang Lincoln Sphere. Papaunahin yung mga Alepores. Okay, check lang din doon sa isang area. Monkey King. Pupuno-puno na mga boss. Gordon. Sinusunog lang dito yung mga skills nitong Aurora. Talagang pakiramdaman malala. Pero yung cameraman natin, oh. Hop. Gusto si Poppy tsaka si Jabs. Poppy. Pero Poppy will be spotted. Uy. And nakita niya naman dito si Lornok. Then again, wait for men. Gustong ma-delete yung isa. Pero mga idolo, nagkatakaman na si Q na bigyan. Together with Jabs and Nolly, tatlo agad na wala sa side ng Aurora. Roar for King! Mama mo! Tinatawag ka na! King! And yun nga, ina niya, talaga naman pong sinundo na itong si Satanic, freeing up this Roshan for Team Secret. Wanna bait from from Papi, ano? Papi! Diba? Sinayang niya yung time na itong si Centaur, na itong si Weaver. Ayun na nga. Nag-glimmer kasi siya eh. Wala silang detection. Wala silang detection, no? Sobra. Tumulon lang siya, blind spot. Muntik siyang manakit doon kay Pango. Pero again, pag wala na yung tatlo sa side ng Aurora, Centaur plus two supports, awal. Ano nga eh. Nanalo sila ng clash ng walang wokong, ano po? Diba? Kawawi nga, mga idolo. Kulang sila sa damage. At ganda rin kasi ng item na ito ni Boom eh. Meron silang pipe. Ay! Uy, the BKB used up already. Mapipilitan na silang manlaban. Static Storm binigay, kaso Stampede nandun din. Yun nga lang, may ults yung Batrider. Wukong's Command drop the Crystallis, zoning out the enemy team. Team Secret though will have to fall back. Fortification on the tier 3. Wukong expired. Q, cutting the creeps. Oh, yun nga mga idolo, nagkapapana ng mga Lincoln Sphere. Nagulungan si Sea God, pero walang follow-up. Gonna be Poppy locked inside the kinetic field. Damage naman sa dito nun ngang swarm. Tamang pokpok lang sila dito ha. Q, pumukulit lang. TP pa balik. Natin yung ano yan. Yung laso. May tingin pa api. Ayun nga eh. Yun talaga yung kaabang-abang din. Still available. Pag may naligaw, aabutin. Nas kasi nila yung pamrod kasi nila dito si Cordon eh. Ang daming item. Yun pa. Meron si Ibas, ano, Kaya Sanj. Samahan mo pa nung Helm Overlord. BKB pa at pipe. Ah, grabe yung sustain. Itong Team Secret. Okay. Oh, Papi, medyo kinapos. Okay, nawala nang nakita. Sakto nag-night time eh. No way. Napaganda. Nagustuhan ko ang item na ito ni Boom siya alala. Ayan, ano? Solid. And again, puro team item. Gusto lang niyang patagalin yung buhay dito ni Cordon. He's going up front. Mababasagan na po ng set of racks yung Aurora. Which is good. Teka, sigad ha. Nagpapanggap lang na puno. Magaling si Sigad. Magaling siya na yan. Kala nyo ba? Okay. Iwan na lang. Ano lang. Okay na yan. Iwan na lang nila sa Wild Boar itong range lang. Masyado na ano, no? Masyado na sila nag-overstay. Pero pwede pa yan, ha? Yung mid, no? Pero bumanga muna nila kasi medyo reset sila. Kuha sila ng ano, tamang approach sa fight. Sabagay. Medyo ano yan eh. Mahirap kasi high ground pa rin yan. Kahit na naka-set up racks sila dito. Tsaka kahit kompleto yung resources, no? Okay. Pero para sa akin, go na yan eh. Diba? Ano pang hihintayin nyo? Ano pang hihintayin na ito? BKB, hihintayin pa ba yan? Huwag na. Na-agrips na sila sa A5 eh. Kaya nga eh. Teamfight item na yan eh. Parang din sila kaya dito ng Team Aurora. Wala pang masyadong item itong Morphling. Huwag na nilang hintayin, ano? Oo, yun na nga bang hihintayin pag nag-idle time na naman kayo. Tapos mawala yung Aegis. Baka makabuelo pa bigla. Mag-iiba na naman yan eh. Pwede, pwede. So at least for Team Secret, mga pare ko, sumubok sila dito ngayon. Ayun pa, doon pa sila lalaban sa medyo alanganin sila. Ha? May vision alanganin nga dito. Alanganin sila dito. Pwedeng magandang area to for the Rolling Thunder. Pero Boom, tsaka Cordon, yung dalawang mama manggagaling sa baba. Walang info yung Aurora. Doon dyan na yung Boar. Together with the Ancient na pinapadala dito na itong Cebu. Yan din ang pumapront eh. May scouting para dito kay Boom ha. Pero pakalat na yung mga bataan niya eh. Si Sigad oh. Sigad medyo maangas din talagang dating neto eh. Nag-aangas?
na rolling thunderstorm. Okay, static storm. Pero yun nga, si King, naka-BKB, nalaso lang naman si John. Boom, sumabog na. Unang nawala, rolling thunder. Medyo maganda, kaso lang itong si Crystalis, hindi siya nasagasaan. Kaso lang, yun nga pong Team Secret, napabuyback na yung offline nila. Jabs gone. Then again, yun pong si Morphling. Copying Monkey King, makakatakas naman dyan. Pero without jabs, medyo mahihirapan yung Aurora. Humarap, mga idolo. What? Possible na maka middle lane pa sila dito at walang 40 itong side na Aurora. Nagbe-wait lang pala dito si Boom, no? Meron siya buyback at tinik nila yung outpost. So, para ma-TP back siya kung sakaling mamatay siya. Yes. So, Lornoff, na-pop na yung kanyang Link and Sphere together with the lift. Mahuhold siya dyan, pero Crystalis, tatalong ba? Chaps, gandang pasok, nabiyak na. Unang buhay dito ngayon itong si Monkey King. Nawala, pero si Monkey King, maabutan pa ata. Glimpse. Okay. Glimpse. Kinetic field. Poppy with the lasso. Good boundless strike for these two into the Wolves. Command King! Patay! Mga pare ko yung Team Secret. Dieback, itong Morphling. Dieback indeed. Bata ka pa. Walang satanic. Diba? Bata ka pa, boy. Bata ka pa, boy. Sabi ng Team Secret. Dinaan sa tanda. Ikada na ako sa larangan, boy. Sabi ni Pape. Ayun na nga. Tamang laso-laso lang si Idolo. Glimpse for Rubik. Rolling Thunder will be there, but the roar is out. Mapoprotektahan siya noong Pavis or noong Solar Crest. Kaso lang, yun nga pong Static Storm na papawalang bisa na. Ini-ignore na lang dito noong Secret. Cordans just going up front. They're lacking damage indeed. Wala silang mapatay sa Secret. Wala silang damage. Grabe yung sustain item dito ni Boom. Ayun na gusto ko. Tsaka, eto si Cordan. Untouchable na. Untouchable? Diba? Baka kaigad yan. Baka kaigad na yan. Diba? Si? Silang pala yan eh. Silang? Diba? Kaya-kaya yan. Galing ako sa si. Basang-basa ako na kayo. Pero... kilala ko na kayo. Kaso si Crystalis, pinagpapapaluna dito ngayon si Uncle Jabs and Gigi called by Lornoff and the gang. Binisikan mga boss. Binisikan Vladimir itong si Morphling. Si Morphling, ano? Kahit pa paano maraming... Hindi, unti na naman yung error ni Sigan ni, dito. At yung heroes talaga na itong Secret eh. Ang ganda, ganda din, no? Di ba? May pang-start sila, may sustain, may tank. Tsaka yung skills nila, yung initiation. Si Centaur. At, yung item niya, gusto niya magkaya, Sanj. Wow. Ayun pa nga, medyo weird nga. Oh. Itong item ni Kuya mo, Jobs. After niyang mag-BKB, nagkaya siya. Hindi kaya yan pag ganyan yung item mo. Hindi Jobs, kakayanin. So yun na nga. Game 1, napunta kay Jimmy N. Kay Jimmy N. Okay. Si God Reveal. MK niya na yan. MK niya na yan. Pero na nga,